Kamusta mga kabipip? Sa video na ito ay papakita natin kung paano mag-stop and go sa isang automatic transmission car. Unang-una po is napakadali lang gawin nito. Minuto lang ang bibilangin, siguradong kuha mo na agad ito. Kung napanood mo ang lesson number 3 na switching of gear, pinakita ko doon na kapag inangat ang brake pedal kahit na kaunti lang, kusa na pong aandar ang sasakyan basta ikaw ay nasa D or drive. So pakita po ulit natin yon. Lipat ako sa D, apakan ko lang agad ang brake pedal. Then, angat ko ng dahan-dahan. Yan, kita po ninyo, umaandar na po tayo. Para huminto, isakad mo lang ulit yung apak sa brake pedal. So ganyan lang po kadali ang mag-stop at go sa isang automatic transmission. Pero syempre, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kasi ang tuturo ko sa video na to ay more on mga dapat tandaan bago ninyo gawin ang stop and go. Para mas maging enjoyable at the same time, safe ang pag-aaral ninyong mag-drive ng automatic car. Kasi actual na driving na po ang stop and go. Okay, syempre given na dapat ay naka-seatbelt tayo, nakaayos sa mga upuan at mga salamin. Pero may 3 steps or 3 things ako na gustong tandaan ninyo na dapat gawin bago paandarin ang inyong automatic car. Ito ay ang pag-familiarity or pag-check ng pedals, gears, at dashboard. Kahit na marunong or makabisado nyo na yung pagdadrive ng Matic, huwag na huwag po ninyo itong kakalimutan, lalo na yung huli, kasi madami po ang hindi gumagawa niyan. Sa tulong po kasi nito, pwede ninyong maiwasan ang hindi inaasahang aksidente, human error, lalo na yung issue na suwa. Okay, ang pinakauna ay ang pag-familiarize ng brake at gas pedal. Sa automatic transmission, ang nasa kaliwa po ay brake pedal. Ang nasa kanan naman ay gas pedal. Itong brake pedal, dalawa ang pinaka-function. Actually, tatlo talaga siya, pero mamaya na natin sabihin yung isa. Ang unang function nito ay pahintuin ang sasakyan, kaya ang tawag sa kanya is brake. Kanina, pinakita na natin kung paano pahintuin ang sasakyan. Aapakan lang ng pasagad yung brake pedal, then steady mo lang yung paa mo doon. Magpo-full stop na po yan. Ang second function naman nito ay minor. Ibig sabihin ng minor, binabawasan nito ang speed. Halimbawa, nasa expressway ka. Siyempre, mabilis ang takbo mo noon, mga nasa 80 to 100 kph. Kapag ganun ang speed mo, hindi ka pwedeng basta-basta na lang mag-full stop. Or bigla mo nilang aapakan ng sagad yung brake pedal. Kasi pwedeng maging cause ng aksidente yon. Pag gusto mo nang huminto nun, kailangan ay magme-minor ka muna. Babawasan mo muna yung speed mo. Para magawa yon, aapak-apakan mo lang muna yung brake pedal. Pero dahan-dahan lang, hanggang sa unti-unti ka nang bumagal. At pwede mo lang apakan ito sa pinakasagad para mag-full stop ka na. So yan po ang pinaka-main functions ng brake pedal pagdating sa driving. Ngayon naman, itong gas pedal, walang ibang gamit yan kundi pabilisin ang speed mo. So yan lang ang pinaka-function yan, pabilisin ang speed ng sasakyan. Ang pag-operate po nito dapat ay dahan-dahan lang or tamang pag-apak lang. Kasi very sensitive po yan. Kapag yan, biglaan ng pag-apak nyo, pwede kayong bumulusok. Sa 1/4 na pag-apak nyo pa lang sa gas pedal, kapag walang delay, tuloy-tuloy na andar lang, pwede na kayong pumalo nun ng 40 to 60 kph. Mabilis na po yon. Madami na kayong ma-overtaken nun. Pag nasa kalahati naman yung diin ng pag-apak dyan, pwede nang pumalo ang speed nyo nun ng 80 to 100 kph.
pang-expressway na po yon. Kaya habang palalim lang palalim ang apak mo dyan, pabilis ka din ng pabilis. Kaya napakabihira na maapakan mo yan sa pinakasagad. Kadalasan, mga racer lang ang gumagawa nun. Kung gusto mong i-maintain ang speed mo, for example 40 kph lang, kung sa ang level lang diin mo siya na-reach, i-maintain mo lang din yung apak mo doon. Kasi kapag diniinan mo pa nun yun, mas lalo kang bibilis. Pero pag ginaanan mo naman yung apak, pwede ka naman na mas bumaba sa 40 kph. So yan po ang pinaka-function ng gas pedal. Ngayon, ito ang pinaka-importante dyan at pinaka-crucial. Yan ay kapag napagpalit mo ang brake at gas pedal. Kasi di ba para huminto ka, kailangan apakan mo ng sagad ang brake pedal. Pag inapakan mo naman ng sagad ang gas pedal, siguradong bubulusok ka. Kaya para maiwasan yan, kailangan ay gawin ninyo ang first step na sinasabi ko. I-familiarize nyo muna ang brake at gas pedal. Ngayon, sa automatic car, lagi pong mas malapad ang brake pedal compare sa gas pedal. So gawin ninyo, kapakapain nyo na gamit ang paa. Kasi sa actual driving, dapat nakapokus ang mga mata mo or paningin mo sa daanan, hindi sa mga pedals. More on sense of feeling ang gagawin mo pagdating sa mga pedals. Okay, so bukod sa mas malapad ang brake pedal, kadalasan ay mas mataas din ito sa gas pedal. Yung sa akin nga, halos maipasok ko na yung paa ko. Ganyan siya kataas. Kaya sa isa kong video, nagtataka yung iba, minsan inaangat ko yung paa ko pag nagsiswitch or nagbe-brake. Kasi mataas po ang brake pedal ko. Minsan kailangan kong bumuelo. Basta ang pinakamahalaga ay nasa tama ang pwesto ng paa mo. Kaya napaka-importante ng familiarity. Okay, dito naman tayo sa next step, ang mga gears. Siyempre, dapat familiar din kayo sa mga gears. Meron na akong video niyan, kaya panoorin niyo na lang po. Ngayon, sa stop and go lesson na to, ang pipiliin muna natin siyempre ay D or drive para umabante tayo. So, gagamitin na natin yung third function ng brake pedal. Ito ay ang paglipat ng gear. So, kailangan ko lang isagad ang pag-apak niyan, kagaya ng sa full stop. Pag okay na, pwede ko nang ilipat yung gear sa D. Pero sabi ko nga, hanggat hindi pa kayo ready na umandar, wag na muna ninyong iaangat ang brake pedal. Wag na wag po ninyo yang kakalimutan. Okay, habang nakahapak ako dyan, punta na tayo sa last step, ang pagtingin or pag-check sa dashboard or instrument cluster. Bakit po ba napaka-importante na titingin mo na lagi sa dashboard bago umandar? Kasi dito po ninyo mada-double check ang lahat ng inyong nakalimutan at iba pang gagawin. Kagaya nito, kapag may ganyang ilaw, ibig sabihin hindi pa ako naka-seatbelt niyan. Pag nag-seatbelt na ako, mawawala na po yung ilaw niyan. Ngayon, pag may ganito namang ilaw, ibig sabihin nakaangat pa ang handbrake ko niyan. Pag binaba ko na yan, mawawala na rin yung ilaw na yan. At ang isa pa sa pinaka-importante dito, makikita mo sa dashboard kung ano ang gear mo ngayon. So naka-D po tayo ngayon. Ibig sabihin, paabante tayo. Pwede po kasi mangyari na akala mo nasa D ka. Yun pala, nasa R ka. Hindi mo na double check ngayon sa dashboard. Pag release mo ng brake pedal at pag-apak ng gas, ayun, magugulat ka na lang, paatras ka pala. Late mo nang nalaman. Oh, no. Kaya napaka-importante na sa automatic transmission, bago umandar, titingin lagi sa dashboard para ma-double check kung anong gear ka naka-engage ngayon. Okay, so clear na yung dashboard ko, wala nang nakalimutan, na-double check ko na din na nasa D ako or drive, ready na akong umandar. Pwede ko nang iangat niyan ang brake pedal ng dahan-dahan. Yan, so maandar na po tayo. Pwede tayong mag-gas ng kaunti para medyo bumilis tayo ng bahagya. Malayo naman si kuya.
Okay, konting apak lang. Oh, may tricycle lang pa parating. Prepare tayo sa brake just in case. Okay, clear. Pwede na ulit mag-gas. Pero again, hinay-hinay lang. Huwag magmadali na magmabilis, lalo na kung first time nyo pa lang. Kasi adjustment period ang stop and go. Hindi dahil madali siya, makikerid away na kayo. Okay, so ganyan lang po ang pag-stop and go ng automatic transmission car. Kung first time pa lang ninyong gagawin to, mas okay na maghanap kayo ng walang masyadong dumadaan na tao at nakapark na sasakyan. Mas maganda yung isang diretso lang. Okay, so bago natin tapusin tong video na to, shoutout po kina Toto Memeng TV, Richard Dean, Conrado Dang, at Benji Sopoco. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Salamat tulungan kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at share to. At ipawag na rin ako sa FB page ko. Kita-kits po tayo sa next lesson mga kabib. Maglabang lang at mag-subscribe.